guys, welcome back to my channel, and for today's video is I just want to share kung paano naman tayo magbayad using Gcash, kung paano magbayad ng individual sa PhilHealth. So for example, is sabi na hinuhulugan mo na siya, yung PhilHealth mo is hinuhulugan mo siya as individual or self-employed. So ano nga ba yung mga first step na kailangan mong gawin para gawin siyang self-employed at magamit mo yung PhilHealth mo at mahulugan mo ito kung ikaw lang yung maghuhulog. Like for example, wala kang trabaho, no? And meron ka naman konting kita at gusto mong hulugan yung PhilHealth mo para magamit mo ito. So guys, napaka-importante nito, lalo na kapag sa in case of emergency magagamit natin yung PhilHealth. Pero bago ang lahat, bago ko ituro ang tutorial na ito kung paano nga ba mag-payment at mag-register sa PhilHealth, intro muna tayo. So ayan, ano nga ba yung mga kailangan natin gawin kapag nakapag-registered na tayo sa online PhilHealth at gusto natin itong bayaran as self-employed? Halimbawa, seller ka. So ngayon po kasi ang pinaka-minimum po na babayaran sa PhilHealth, kung kumikita ka naman ng 10,000 below, kailangan ma-send mo or maibayad mo sa PhilHealth is 400 pesos. Yun po yung pinaka minimum po nila noong kung nag-visit ako sa PhilHealth at noong sinelf-employed ko yung PhilHealth ko. So ano nga ba yung mga requirements kapag ka magpapa-update tayo sa PhilHealth? Kailangan nyo po muna ng birth certificate or di naman kaya invalid ID kapag ka pupunta kayo sa PhilHealth, and then mayroon kayong application form or form na pipil upan doon sa PhilHealth branch na malapit sa inyo. Of course, mayroon link dyan na ilalagay ko dyan para ma-check ninyo kung saan yung pinakamalapit na PhilHealth sa inyong lugar. So ayan, no, kapag pumunta po tayo doon, make sure na pwede tayo magbayad kahit at least 2 months. Kailangan natin siyang bayaran, no? Kasi nga, i-update nila, and then kailangan maghuhulog na rin tayo doon ng kahit at least 2 months muna. So, yun, kailangan natin ng application form at saka valid ID, any government ID, or kung may PhilHealth ID na kayo, before, dalhin nyo po yun. So, ano yung mga kailangan natin gawin? Yun nga, yung una nga is pumunta tayo doon para ma-update muna siya. Kasi possible po na yung PhilHealth po natin dati is naka-sponsored pa po yan. So, ibig sabihin, yan po yung sa government, no? Just in case, yan po yung parang nagamit na po natin yan noong una sa government. So, kailangan po natin ipa-update yan para makapagbayad na tayo sa Gcash or online banking. Po na ito ay nakapag-ano na siya and na-update na siya, inform naman kayo, bibigyan kayo ng MDR at saka yung mga kailangan yung bayaran, i-explain din sa inyo ng PhilHealth representative na makakausap niyo po doon sa PhilHealth branch po nila. And then of course, kapag ka na-update na nga po iyon yung PhilHealth ninyo, ituturo ko na ngayon sa inyo kung paano yung step by step na pagbabayad. So bago nga po pala ang lahat, bago kayo pumunta doon, make sure na i-register niyo muna yung PhilHealth, no? Once sa online po. Once po na hindi pa po ito naka-registered, pwede po kayo mag-register doon sa mismong branch po. Pwede po kayo magpa-assist po doon kasi possible po na mas maganda, mas ma-importante na updated po yung phone number at saka yung email address na naka-register po dito sa PhilHealth po natin, no? Kasi doon po papasok yung mga notification and activation or registration po natin during nire-register po natin doon sa PhilHealth account po natin. So mas mahalaga din po na alam natin yung birthday natin at yung PhilHealth number para kapag in-input po natin doon sa registration is mag-match po siya. Natin kung paano yung pagturo, yung pag-tutorial na to kung paano magbayad. So yun nga, yung first step is kailangan natin doon pumunta muna sa PhilHealth branch para ma-update, and then kapag na-update na siya, lalabas doon sa portal na ito, sa ituturo ko na ito, lalabas dito yung parang payment management para mag-direct siya dyan sa Gcash. Kasi po kapag hindi po ito na-update at hindi kayo pumunta sa mismong PhilHealth,
Mangyayari po dito, guys, hindi siya, kumbaga, walang lalabas na payment payment management doon sa portal, sa system ng Philhealth. Kasi po, hindi po naka-update yung account niya. So, ayan guys, no, andito na nga tayo sa Philhealth portal. So, bago kayo makapasok dito sa Philhealth portal, siyempre, magla-login po muna kayo dito sa Chrome po natin, sa Google Chrome, kung gamit nyo ay cellphone or laptop. So, ang link po nito, ibibigay ko po sa screen. Ayan po, ang makikita nyong link sa screen. Isundan nyo lang po yan, or ilalagay ko rin sa description box para makapipaste po rin nyo. Okay, after nyo guys, kapag ka nandyan na kayo sa portal na iyan, ang nakalagay lang dyan is meron tayong Philhealth identification number, password, ayan. Pero kung wala pa kayo ng mga yan, syempre meron nakalagay dyan sa ilalim na create account. So i-click nyo lang yung create account dyan, and then magdadirect na kayo dito. So, ano ba yung mga kailangan natin? Kailangan natin siya verification number, last name, first name, birth date, sex, email address, mobile number. Yan po yung sinasabi ko, no, kailangan is, importante is meron kayong yan. And then kapag po na-input nyo lahat ng mga kailangan dyan, huwag nyong kakalimutan, no, na yung password is dapat meron siyang uppercase, upper letter, ayan, uppercase and lowercase, yan, tama nga. May ibig sabihin niyan, meron dapat ang inyong password na may malaking letra at saka maliit na letra na may kasamang numero. Liit yung password nyo na gagamitin. Dapat meron siyang number. Meron din siyang number at saka meron din siyang special character. So bakit kailangan niyan? Bakit importante po 'yan? Kasi para maiwasan po natin na ma-hack agad yung account ninyo, no? Ito, paglagay niyo dyan, enter preferred password, confirm password, tapos dito sa captcha, kung ano lang yung nasa taas na kulay black na number na yan, i-enter nyo lang po yan, 926797 for example. And then, i-click nyo po yung create account. After nyo po, kapag nakapag-create na kayo, may mga confirmation sa email nyo, make sure na tama yung nilagay nyong email or number. Dati kasi ganyan, hindi ko lang alam ngayon kapag ka magre-register ulit, no? Kasi before po, hindi ko po kasi siya na video noong nag-register po ako dyan, noong nag-create po ako ng account. So dito po, kapag nakapag-register na po kayo, dyan nyo po mamomonitor kung magkano na yung nahuhulugan nyo at kung meron nga ba kayong hindi nahuhulugan. Okay? After that, kapag na-register nyo na siya, kung ang PhilHealth po ninyo is katulad nga nabanggit ko sa unang video, is hindi pa siya na-update sa PhilHealth mismo. So, kailangan niyo po munang pumunta doon kasi po hindi po kayo makakapagbayad online kung hindi siya na-update sa individual or self-employed. Okay? Try natin ngayon mag-login. I-login natin yung PhilHealth number ko. So, ayan guys, no, na-input ko na yung PhilHealth number ko at saka yung password ko. So, input na lang natin ngayon itong captcha code. Ano ba yung nakalagay dito? Ayan, 160024. So, kapag na-enter na yan, i-click na natin yung login. Ayan po, pag-click po natin ng login, meron na pong lalabas dyan. May print MDR. Pwede nyong i-print yung sarili nyong MDR, no? Ano nga ba itong MDR nito? Ito yung member data record yata. I'm not sure ha, pero yun dun yung mga ano nyo, information nyo eh. Minsan kasi ito kasi yung hinihingi ng hospital once na magki-claim na tayo or gagamitin na natin yung ating PhilHealth. Ayan. So, andyan sa member information, nakalagay dyan yung PhilHealth number, last name, first name, middle name natin, email address, date, ayan. And then, after natin dyan, dun sa pinakataas, mayroon kayong makikitang tatlong linya. I-click nyo lang po yung tatlong linya sa pinakataas. Ayan. Pag-click nyo dun sa tatlong linya, may lalabas dyan na payment management. So, eto na po yung sinasabi ko. Kapag klinik mo yung payment management, lalabas dyan yung generate SPA. So, pag-click mo ng generate SPA, sa pinakababa, mayroong select number of months. I-click mo lang siya kung ilang months yung hulugan mo. So, kapag ka-clinic mo to, hindi ka pwedeng mag-skip dito. Ah. Kung, halimbawa, nung last 2012 o kaya 2014, 2021, ganyan, may mga lapses ka, may mga
contribution ka na hindi nababayaran. So, kailangan nyo pong bayaran yon. For example, nilagay mo dito is 1 month lang o kaya nilagay mo is 2 months. Automatic lalabas siya. Ayan yung last payment ko is the December 2021. So, kailangan ko nang bayaran yung January and February 2022. So, yan. Lalabas dyan. And then, after that, i-generate mo lang yung statement of premium account. Pagka generate mo na siya and then mayroon lalabas dyan na payment, and then ayun, dire-diretso na po siya and proceed mo lang siya. Mayroong, alam ko, mayroong EGPay doon. Tapos may makikita po kayong Gcash. So ako kasi ayoko pa mag-generate kasi nga po, wala pa akong pambayad. So, pero i-generate ko na siya this coming, November. Kasi nga po, kasi kapag po generate nyo na po yan, lalabas na po agad yung due date nyan. So, kung wala ka pang pambayad, is wag mo munang, I advise na wag mo munang i-generate. Kasi nga po, once na generate mo yan at na-late ka ng bayad at mayroon pong lumabas na due date dyan, automatic kasi may lalabas na due date, babayaran nyo ho yung mga penalty na yon, no? Yung mga penalties na hindi nyo nahulugan before. Sa akin nga, nung pumunta po ako sa PhilHealth, is pinapabayad po akong penalty. Eh, noong time kasi na yon is wala na ako sa trabaho that time. So, yung mga sabi ko, is self-employed ko pa lang yan. So, pakiusap nyo lang, pwede na, kung pwede, pwede nyo muna bayaran yung pangalawang buwan, dalawang buwan, ganyan, pwede naman. Para lang ma-update nyo yung account nyo. Okay, yun lang po. After that, mag-generate po, pupunta po siya doon sa mismong Gcash account nyo, and then may mga code kayo, may mga OTP pin doon na i-click, and then yun, magsasuccess na siya. Alam ko, 2 to 3 working days yung posting. Pwede nyo ma-check dito sa system na to kung nag-post na yung binayaran nyo yung month na yun. Yun lang guys, hopefully na nakatulong ito sa inyo. Don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga bagong video ko.